Muli, ito po si Ma'am Flores, ang mathematics teacher sa grade 7. Ang video ito ay didiscuss ko ang tungkol sa measuring quantities. Lesson po ito sa second quarter, weeks 1 at 2. Measurement is a number that characterizes an object or event which can be compared with other objects or events. Sabi po dito about measuring quantities, a number that describes an object or event and can be compared to other objects or events or situations. It's referred to as measurement. Ang pagsukat ay isang sa isang number ay naglalarawan ng isang bagay o kaganapan na maaaring ihambing natin sa ibang bagay o kaganapan o pangyari. We use basic unit of measure for, okay, ito po ay may mga pangunahing unit tayong sinusukat o ginagamit sa sukat para sa length or haba or layo, time, oras, weight, bigat, or mass, timbang. Then, ang pagkuha din ng mga unit ay ginagamit din natin sa electric current. Ito po yung sa kuryente. Volume, laman ng dami na nasa isang lalagyan o container. Angles or angles, ito yung angulo or sulok. Temperature, ito po yung temperatura or kung gaano kainit or kalamig ang isang bagay o isang lugar. At yan, ginagamitan din natin sa pag-measure sa rate. There are two measures of system or system of measures. Una ay ang metric system o tinatawag din nating international system of units or SI. At ang pangalawang system of measures ay ang English system. Most countries, including the Philippines, ay ginagamit ay ang SI unit of measure o ang metric system o ang international system of unit. At lahat ng basic unit na yan ay ginagamit natin sa measurement. Yan ang pwede nating i-apply sa measurement. The table below shows the commonly used units of measures for different quantities. So, meron po tayong mga unit of measures na ginagamit sa bawat quantity. Ano nga ba yung mga quantity na ito? So, meron po tayong length, volume, mass, temperature, time, at capacity at angle. So, bawat quantity na yan ay meron tayong unit measure na ginagamit. Sa table na ito, pinapakita nito ang dalawang klase o two system of units. Ito ay metric o yung SI at English system. Sa metric, under ng length quantity ay ginagamit natin ay millimeter, centimeter, meter, at kilometer. So, ito po yung mga symbol po niyan. At sa English system, ang gamit po natin unit ay ang inch, foot, yard, at ng mile. Halos karamihan dyan ay naririnig na natin o nababasa na natin.
mas common na ginagamit natin dito sa length ay ang meter or dito sa metric. Sabi nga, halos lahat, halos karamihan ng bansa, kabilang ang Pilipinas, ay ginagamit na measurement or unit of measure ay ang nasa metric system or international system or yung SI. At ang most common na unit na ginagamit ay ang meter. For example dito, meter. Kunin po natin kung makakapagbigay tayo ng example dito sa meter at sa yard. Halimbawa, kapag bibili ka ng tela para sa gagawin mong damit o yung fabric, ilang metro o ilang yarda ang tinatanong sa inyo? Ba, ilang metro po ba o ilang yarda po ang kailangan nyo para sa tela? So, ayun po. So, kinagamitan na natin ng unit ng measure ay ang meter or yarda. Or yard. Next, dito po tayo sa volume. Quantity ng volume. Ang gamit dyan na unit ng measure sa metric ay ang cubic centimeter at cubic meter. Sa English system ay ang cubic inch, cubic foot, cubic yard. Mapapansin natin na may exponent na siya ng 3. Kasi ang volume ay sinusukat na nito ang 3-dimensional. 3-dimensional. So, since ang ayan. Pwede rin volume ng isang distance or volume ng isa ng mga liquid. Kung dito naman sa meter, ano ba yung 3-dimensional na yan? Maaaring height, width, and length. Yan. Next, na quantity ay ang mass. Sa metric system, ang gamit ay ang gram at kilogram. Samantalang sa English system ay ang ounce, pound, at ton. Halimbawa, kapag bibili po tayo ng bigas, tinatanong ka kung ilang kilo ng bigas ang pinabibili sa iyo. Ayan, kilogram po ang gamit natin. Kadalasan naman, sa isang balot na plastic ay isang kilo. Meron din kalahating kilo. Yun po, di ba? So, kilogram ang gamit. Then, halimbawa, pwede rin po ng ibang item or product na ilang gramo ng asukal. Okay. So, gumagamit na tayo dyan ng 1/4, binabanggit natin 1/4, 1/2, o 1 kilogram. Ayan. Pero dun sa mismong naka-plastic, may nakalagay na dun na gram. Equivalent gram ng asukal. Next, temperature. Ang temperature ay ang kung gaano kainit o kalamig ang isang bagay o ng isang lugar. Sinusukat kung gaano kalamig o kainit ang isang lugar. Then, sa unit of measure o ang ginagamit natin unit of measure sa metric system ng temperature ay ang Kelvin at degree Celsius. Samantalang sa English system ay ang degree Fahrenheit. Sa degree Celsius, kapag mas mababa yung number at lalo nag-negative, ibig sabihin malamig. Kapag mas mataas na number na degree Celsius or degree Fahrenheit, ang ibig sabihin ay mas mainit. Next na quantity ay ang time o yung oras. Sinusukat ang oras. Maaaring sukatin ang oras. Ayan. Sa metric system or yung SI system, meron tayong unit na second, minute, at hour. Ayan. Paras din po siya sa English system.
Halimbawa, sinabi ng nanay mo, nakita ka, umalis yan para mamili. Nakita ka niya na nakaharap sa computer. Pagbalik niya, nakaupo ka pa rin sa computer. Sasabihin ng nanay mo na, gaano ka nakatagal dyan na nakaharap sa computer? Na nagko-computer. O yan, ilang hour na, ilang oras, ilang minuto o ilang second. Ayan. So, ayan. Nasusukat din ang time. Next, sa quantity ng capacity. Ang capacity ay halos kapalas din ng volume. Ng volume. So, ang volume dito ay yung distance din. Samantalang sa capacity ay, ayan, sa mga more on liquids. Sinusukat yung kung gaano karami yung liquids. Okay, then ang gamit dito sa metric system ay milliliter at liter. Sa English system ay ang fluid ounce at pint at gallon. Halimbawa ay pinabibili ka ng tubig sa tindahan. Ilang gallon ng tubig ang pinabibili sa'yo? Ayan. O kaya, ayan, soft drinks. Pwede rin yan sa soft drinks. Halimbawa, ilang litro ng soft drinks ang pinabibili sa'yo? O gaano kalaki yung soft drinks na pinabibili sa'yo? Next, ang angle. So, ito yung pagsukat ng anggulo or ng sulok. Ang gamit na unit na degree dyan ay degree at radian. Pwede na, ganyan din po sa English system. Yan. So, dapat po, mga tanda po natin yung mga unit system na yan, o unit measures na po yan. Okay, so, dito po tayo sa learning task 1. Identify the appropriate unit of measure that can be used to the following quantities. So, identify lang po natin kung ano yung appropriate o pwede na gamitin na unit of measure sa bawat quantity or given quantity. So, number one, table. Ano kayang unit of measure ang pwede natin gamitin dyan? Kapag pinagsukat kayo ng table, halimbawa ay malaking table, anong unit of measure ang pwedeng gamitin ninyo? So, dyan, sa mga unit of measure, pwede po kayo magbase dito sa table. Ayan. Siyempre, sukat ng table. Ang gagamitin natin dyan ay, edi yung haba ng table. So, length. Kung malaki yan, ay, papasok po yan, pwede natin pinakabagay po dyan ay ang meter. Ilang metro kaya o ang haba ng table nyo? Okay. So, ano pong gagamitin nyo kaya dyan sa pansukat? Ruler ba? O meron din po yung mga meter stick o medida o tape measure. So, later, i-discuss ko kung ano yung mga gamit na pwedeng gamitin dyan or mga measuring tools na pwedeng gamitin dyan sa pansukat at para maibigay na rin ang unit of measure. So, dito sa table, ang ginamit natin dyan unit of measure ay meter. So, hindi naman po pwede ang sa time or yung minute or, di ba? Next. So, ganun din po ang gagawin sa ibang given physical quantity. Kung ano yung the best na unit of measures ang pwedeng ilagay dyan. Pinakamalapit. Next page. Each unit of measure has its own use in any physical quantities. So, ibig sabihin may pagkakagamitan. So, doon sa unang quantity na length, ano nga ba ang length? It describes how long a physical quantity is. Ibig sabihin kung gaano kahaba o kalayo ang isang ang physical quantity.
it includes distance. Ang distance, ito po yung layo o distansya. Sinusukat din ng length ang height. Height, ang taas ng isang bagay. Then, depth. Ang depth, ito po yung lalim. Halimbawa, lalim ng, kung gaano kalalim, ang nalamoy ng isang diver o swimmer. Ito yung from sea above level pababa sa kailaliman ng dagat. And the like, at kung ano-ano pa. In the previous page, you can see the different units of measures used in measuring length. Diba, sa unang page natin, pinakita po dyan yung mga unit of measures na pwedeng gamitin sa bawat quantity. The smallest unit of measure for length is millimeter. At ang biggest unit of measure is kilometer. Biggest unit ay ang kilometer. Okay, yung millimeter, makikita yun sa ruler. Yung may maliliit na guhit-guhit. Okay, may naka-specify naman po dyan kung ano po yung gaano kalayo yun. Yung inches or meter. Next, length is used to determine perimeter and area of other geometric figures. Ang geometric figures, ito po yung mga different shapes. Next, length is used to determine the perimeter. Ang length ay pwedeng masukat at ma-determine o malaman ang sukat ng perimeter. Ang perimeter, ito po yung haba ng paligid. Haba ng paligid o total distance ng paligid. Halimbawa, meron po tayo ditong rectangle. Ano po ba ang pinapakita dyan ng perimeter? Ang perimeter, ito yung sukat ng bawat sides. Ayan, sa paligid. Total nyo lang po yan. Halimbawa, itong side na to. Itong width, mayroong 3 meter. Halimbawa, 3 meter. So, gamitin natin ang meter, ha? Kasi ang meter, ito nga yung po yung most common sa length. Then, 3 meter, itong width, syempre, yung kabila ay 3 din. At, ito po yung length. Halimbawa, 5 meter. So, assume lang po natin na 5 meter. Then, itong side na to ay 5. So, add lang po natin. 3 meter plus 5 meter plus 3 meter plus 5 meters. So, ang total ay 16 meters. So, ang perimeter niyan ay 16 meters. Yun po ang pinapakita ng perimeter. Ito po yung haba ng paligid. Ang total, total distance of sides. Of a lot. Okay, next. Ano nga po yung area? Halimbawa, gamitin ulit natin ito. Halimbawa, taniman po ito ng mga gulay. Okay, so malaki-laki po yun, diba? May laki-laking area po yun. Sukat. Ang area dyan ang tinutukoy ay ito yung measures ng inside part ng isang lugar o ng isang shape. Ayan po. Ang area, ito, masusukat mo lang yan. May bibigay lang natin ang area kapag meron siyang measures ng width at length. Halimbawa, 3 ito. 3 ang width, 3 meters. At ang length ay 5 meters. So, i-multiply lang po natin dyan. 3 meter times 5 meters equals 15 square meter. So, may square na siya kasi multiply. So, yung exponent magiging 2. Ayan. So, ibig sabihin, ayun po yung laki ng nasa loob ng isang lote. Yun po ang sinasaad sa area. The basic unit used in measuring length is a ruler. Ayan. Ano po yung mga measuring tools na pwedeng gamitin sa pagsukat ng length.
So, ang basic instrument na alam po natin lahat simula nung elementary tayo ay ang ruler. It has 4 units of measure. Merong millimeter, centimeter, inches, at foot na makikita sa isang ruler. Diba? Yung mga bawat laki ng guhit. Okay. May nakalabel naman po dyan kung asan yung inch, yung centimeter, at millimeter. Meter stick is used to measure big, longer length. Okay, ang meter stick, o yung parang mas mahaba sa ruler, ang meter stick, ito yung mahabang kahoy, ay ginagamit sa mas mahabang, sa pagsukat na mas mahabang bagay, katulad ng floor of your house, o yung sahig, diba, gaano kalayo, mula sa may bandang pintuan, papunta sa may pintuan dyan sa sala niyo, papunta sa may kusina, so ganun po. So, pwede natin gamitin ang meter stick. O pwede rin na, pwede rin yung ginagamit ng mga karpintero na, ayan. So, pwede rin po na tape measure. Ayan po. Ayan. Ayan, metric measure yata po ito yung ginagamit ng mga karpintero. Next. The distance between the floor and the ceiling and many more. O yun, pwede din po nating sukatin mula sa sahig papunta sa ceiling. Ang ceiling ay kisame. So, pwede nating gamitin po ang meter stick. Or pwede rin natin gamitin yung pasukat sa ng mga karpintero. Yung metric tape. O kaya pwede rin tape measure ng mga mananahi. In English system, yardstick is used. Ayan, yardstick. Sa pagsukat ng length. Halimbawa, length ng tela. Ayan. Meron silang yardstick. Halos kaparas din siya sa meter stick. Distance from one town to another is measured by kilometers. Kapag lugar na, halimbawa, mula sa Santa Rosa, Laguna, papunta sa Binyan, Laguna, or from one town to another town, ang measure na yan ay kilometer na ginagamit. At ang kilometer yan ay under na metric system. At siyempre yung from one town to another town, sa ang gamit naman natin unit metric sa English system ay ang miles. Ano po kaya ang pwede natin gamitin na pasukat dyan? Kung bayan, papunta sa kabilang bayan. Okay, sa ang gamit dyan ay yung odometer. Yung odometer, ito po yung makikita sa mga sasakyan. Kung gaano nakalayo ang itinatakbo ng inyong sasakyan. Ayan, metro sa sasakyan. Minsan, kapag magbibiyahe ka from Santa Rosa City, papuntang Binyan, Laguna, mapapansin mo mayroong mga sa side road, mayroong karatula doon na 5 meter way to Jollibee. Okay. Then, habang ma-under ka, maandar yung sasakyan nyo, next naman na karatula ay 4 meter way to Jollibee. O kaya, then, papalapit na kayo, papalapit, dumilit ang number, ibig sabihin, papalapit na kayo sa Jollibee. Diba? Okay. Next. One unit of measure can be expressed in another unit of measure. So, ang isang unit ng measure ay pwede natin convert sa iba pang unit of measure. It can be from smaller to bigger unit and vice versa. Pwede mula sa maliit na unit, convert natin into bigger unit and vice versa. Pwede rin natin i-convert ang unit mula sa metric unit papunta sa English unit of measure and vice versa. The table below shows the equivalent measure of one unit to a meter since it is the basic unit of measure in metric system. Sa metric
metric system, ang pinaka-common na unit measure ay ang meter. Okay. Ano po ba ang equivalent ng 1 meter sa ibang unit? Okay. Limbawa, from millimeter. Ano ang katumbas niya sa meter? Okay. So, sa isang metro, may katumbas siya na 1,000 millimeter. Or, pwede na 1 meter divided by 1,000. 1 meter divided by 1,000. Sa isang metro, ang katumbas niya sa millimeter ay 1,000. Kaya ang katumbas niya sa meter ay 0.001 meter or 1,000th, o thousandth, may th na sa dulo kapag binabasa na. Paano yan naging 0.001? Okay, so from 1 ang ano natin, meron siyang divided by 1,000. Ilan ang zero niyan? So, tatlo, mag-move decimals tayo from right to left into 3. So, 1, 2, 3. So, lumalabas na, ito yan, 0.01 meter. Napapansin natin, when converting from smaller to bigger unit, lumiliit ang numero. Basahin po natin ito. In converting smaller unit to bigger unit, divide the given by the corresponding powers of 10. Corresponding power of 10. Ano yung power of 10? So, ang pinaka-base niya ay 10. Then, ano exponent nun? So, dito, hindi na po pinakita yung powers of 10. Pero, yung powers of 10 ng 1,000 ay 10 raised to the power of 3. 10 raised to the power of 3. Kapag in-equivalent natin yan, equivalent lang yan sa 1,000. Okay, nag-divide lang tayo. Next, centimeter, convert po natin sa meter. Ilang centimeter meron sa isang metro? So, meron tayong isang metro, ay ang katumbas niyan ay 100 centimeter. 1 divided by 100 is equal to, ayan, so ilang zero ito? Minsan na the term, kung base of 10 tayo na nag-move decimal lang tayo into 2, kung ilan ang 0, then 2 from here, from right to left, so 2 decimal moves 1, 2, so lumalabas na 0.01 meter or 100 meter. Ang katumbas ng 100 centimeter sa metro ay 100 or 0.01 meter. Next, decimeter. Ano ang katumbas niyan sa meter? Sa isang metro, ayan, divided by 10 decimeter is equal to 0.1 meter. So, nag-move lang siya ng 1 from right to left. Kaya 0.1 meter. Okay. Next. Decameter, 2 meters. Okay, 1 meter times 10 decameter. Or 1 decameter times 10 meters. Kapag from, kasi bigger na po itong decameter. Bigger kaysa sa meter. Okay, and decameter, ito yun, yung dam, ay mas malaki sa meter. Okay.
Kapag bigger to smaller, so from bigger to smaller, multiply the given power of 10. Magmumultiply na po tayo. Okay. 1 decameter times pa, ang base niya ay 10. So, mag-move lang tayo ng 1 step lang tayo. So, times 10. So, the answer is 10 meters. Next. Again, from bigger to smaller, just multiply. At gamitin natin ang power of 10. Okay, from hectometer, ito po yung hectometer, to meters. Papunta kay meters. Ito ang meter. So from bigger unit up to smaller unit, so multiply lang tayo. Yan. 1 hectometer times base natin ay 10, then ilang exponent 'yon? Ilang exponent or ilang steps? So 1 2 steps. So kaya ang exponent ay 2. Yan, 10 raised to the power of 2 ay 10 times 10 lang yan. Is equal to 100. So, multiply the given power of 10. So, dito, lumalabas dito na from hectometer to meter ay 1 hectometer times 10 raised to the power of 2. 1 times yung 10 raised to the power of 2 ay 100 lang yun. So, 1 times 100 equals 100. 100 meters. Ayan. So, kung na-apply po lang po natin yung multiply, the given power of 10. Then, from kilometer to meters. Ito po ang kilometer. Papunta kay meter. From bigger unit, papunta, i-convert natin to smaller unit na meter. Kapag bigger to smaller unit, so magmumultiply lang po tayo. Sa isang kilometer or 1 kilometer, ilang merong meters? Okay. 1, gamitin po natin to. 1 times 10 raised to the power of n. Ano po yung n? Ilang step ba ang ginawa natin? 1, 2, 3. So, 3 ang exponent nun. Kaya 1 times 10 raised to the power of 3 at yung 10 raised to the power of 3 ay 1,000 lang po yun. So, tatlong zero. 1 times 1,000 is equal to 1,000. So, ang gagawin natin, sabi raw, every step should be multiplied by 10. Kapag magko-convert tayo ng bigger to smaller unit, ay every step ay kailangan multiply natin by power of 10. At kung ilan ang step na yon, yun ang exponent kung yon. Then expand natin. Halimbawa, ano ang expand na itong 10 raised to the power 3 ay 1,000. Okay. Next, kapag from smaller to bigger, yan, di-divide natin by the power of 10. Next. Example po tayo dito. Convert natin ang 3 kilometer to meter. Ang kilometer ay bigger compared sa meter. So, kapag mag-convert tayo from bigger to smaller unit, anong ginagawa natin? Anong ginagamit nating operation? Yan ay multiplication. Multiply. Okay, from bigger to smaller, multiply tayo. Multiply po tayo. Gamitin natin. Okay, 3 kilometer converted to smaller unit. Yan, gagamitin natin ay multiply. Then, ilang powers of 10? Okay, so, 3 kilometer
times 10 raised to the power, okay, ilang raised to the power, yan, ilang step ang ginawa natin from kilometer to meter. Ito, 1, 2, 3. So, 3, 3 step. Kaya, ang exponent ng power of 10 ay 3. Diba po? Okay, 3 times 10 raised to the power of 3. At yan, 10 raised to the power of 3. So, ang equivalent lang yan ay 1,000. 1,000. Napapansin nyo, tatlo ang 0. Diba? Okay. Then, 3 times 1,000 equals 3,000 meters. Next. Convert natin ang 3 kilometers sa centimeter. Okay. Then, yung kilometer, mas malaki ulit na unit compare sa centimeter. So, convert natin from bigger unit to smaller unit. Next. Dito. Given natin 3 kilometer times ilang raised to the power of 10. Okay. So, kilometer to centimeter. So, mag, ano tayo? Ilang step? 1, 2, 3, 4, 5. 5 steps. Kaya, ang exponent niya ay 5. Okay. So, yung given, ang given natin ay 3 times base niya ay 10. Ayan. 3 times ang base niya ay 10. Then, ilang step ang ginawa? So, ang exponent niya ay 5. Okay. Then, yan, 10 raised to the power of 5 na yan. Ang equivalent, ang expand equivalent lang na numbers na yan ay, so, 1 at 5, 0. So, ano yun? 100,000. Yan, 10 raised to the power of 5, ang equivalent niyan ay 100,000. Okay, multiply natin by 3. 3 times 100,000 is equal to 300,000. Pagpalagyan natin, 3 times 1 equals 3. Then, yung 10 raised to the power of 5, ilang 0 yan? 5. Okay, bilang natin, 1, 2, 3, 4, 5. So, the answer is 300,000. Ayan. Nagko-convert na po tayo from one unit to another unit. Next, sa example number 2, convert natin ang 560,000 centimeter to dam. Yung dam ay decameter. Mapapansin natin dito, centimeter to dam, centimeter smaller unit convert to bigger unit na dam. Kapag magko-convert tayo from smaller unit to bigger unit ay divide po ang operation, division. Okay. From bigger to from smaller to bigger unit tayo ay magdi-divide. I-divide natin by powers of 10. So ang given natin ay 560,000 centimeters. So dapat dito may centimeter para hindi po tayo malito. Then, divided by, okay, anong power of 10? So, punta po tayo dun sa, ano, so, centimeter to dam. Ito si centimeter, papunta kay dam. So, ilang step to? 1, 2, and 3. Anong ginawa natin? Magdi-divide po tayo. Divide. Next. Divide by base 10. Base tayo by base 10 raised to the power of 3. Kasi tatlong steps ang ginawa natin. Yan, 10 raised to the power of 3 na yan, ang equivalent niyan ay 1,000. So, 1,000, ilang zero meron doon? Tatlo, di ba? 1, 0, 0, 0. Tatlong zero. So, ang ginawa lang natin ay na-cancellation lang tayo na tatlong zero. And the answer is 560. Then, affix, then ilagay na po natin ang new unit, bagong unit na gagamitin natin na dam or decameter. Next, 560,000 centimeter convert po natin sa kilometer. Again,
ang centimeter ay mas maliit kaysa sa kilometer. So, magkakonvert tayo from smaller to bigger unit. Pag magkakonvert tayo from smaller to bigger unit, ay divide po natin. Magdi-divide tayo by powers of 10. So, ang given natin ay 560,000 centimeter divided by okay, ang base natin ay 10. Then, ilang step? Centimeter to ayan. Centimeter to kilometer. Centimeter to kilometer. Bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, and 5. So, meron tayong raise to the power of 5. 10 raised to the power of 5. 10 raised to the power of 5. Ayan. 10 raised to the power of 5. So, 560,000 divided by 10 raised to the power of 5. Yan, 10 raised to the power of 5, ano ang expanded number yan? Ilang zero meron yan? 5. So, 1 at 5 zero. So, pag binasa natin yan ay 100,000. 100,000. Okay, so kung gagawin tayo ng translation at mabilisang computation, 5 0. 1 2 3 4 5. So magmo-move na lang tayo dito na ng magde-decimal move na lang tayo dito. 5. 1 2 3 4 and 5. So nag-stop tayo sa in between ng 5 at 6. Kaya ang magiging sagot diyan ay 5.6. 5.6 kilometer. Mapapansin natin from 560,000 kinumber natin sa kilometer ay lumiit yung number. So, therefore, kapag mako-convert tayo from smaller unit to bigger unit, ay lumiliit ang numero. Ayan po ang kagandahan para mako-convert tayo into bigger unit. Mas less, mas mababa, mas maliit yung numero na nakikita natin. Less space. Next, number 3. The length of the rectangular lot is 12 meter. Okay, rectangle. Rectangular lot o lote pa rectangle. Meron siyang length na 12 meter at meron siyang width na 550 centimeter. Ang tanong, find the perimeter at ng area. So, mahaba yung solution po ito. Pero, before solving for the perimeter at ng area o the rectangular lot, make sure that the length and width have the same unit measure. Dapat po parehas. Kapag tayo mag-operation, dapat parehas po ang unit. Okay, since a meter ang most common, so convert natin into meter. Ano po ang convert natin into meter unit? Ito po yung width na 550 cm. Compare po natin na gawin natin meter. Okay, so 550 cm, centimeter convert to meter, so from smaller unit to bigger unit, ang ginawa po natin ay from bigger to smaller, from smaller unit to bigger unit, so magdi-divide po tayo. So 550 centimeter ang given, divided by the power of 10. Ilang move po ang ginawa natin? Ano kaya exponent? From centimeter to meter. So, mag-move tayo. 1, 2. So, 2. 2 ang unit. Ang exponent. 2 ang exponent. Ayan po. 10 raised to the power of 2. Yan, pag in-expand natin yung number na yan, and 10 raised to the power of 2 ang equivalent niyan ay 100. 100. Kasi 10 times 10, 100. So, merong dalawang zero. Diba po?
Then, mag-move na lang po tayo dito from right to left. 1, 2. So, ayan, nag-stop tayo in between of 5 at 5. 5.5. So, 5.5 meter. Kaya, ang bagong anyo ng width ay 5.5 meter. Ayan po. 5.5 meter. So, balik tayo sa tanong na to. Find the perimeter. Alamin natin kung ano ang sukat ng perimeter base dyan sa given. Diba po, nabanggit ko po kanina ang perimeter. Ito po yung total total distance ng bawat sides. Okay. So, sa pagkuha ng perimeter, merong formula. 2 times L plus 2 times width. Ibig sabihin, dalawang sukat ng length. Ayan, dalawang length na yan. Plus, dalawang sukat ng width. Okay. So, paras lang naman po yung sukat ng yung isang side ng length, isang side ng length, at yung isang side ng width, at paras lang siya sa isang side ng width. So, 2 times ano yung length? 12 meter. Plus, 2 times ano po yung width? 5.5 meters. Then, 2 times 12 equals 24, plus 2 times 5.5 equals 11. Then, combine na po natin, 24 plus 11 equals 35 meters. So, yung around of rectangular lot, yung paligid na rectangular lot, ang perimeter nyo ay 35 meters. Next, ano naman ang area ng rectangular lot na yan na given ang yung given yung mga sukat na yan, ng length at ng width. Ang formula ng area ay area ng ano ng rectangular lot ay ang length times width. Multiply lang natin ang length at width. Ang ibig po kasi ng area, ito po yung two-dimensional. So, ano yung dalawang dimensions na po yun? Ito po yung length at width. So, multiply lang po natin. So, ang length ay 12. 12 times 5.5, 5.5 po yung length. 12 times 5.5 equals 66. Then, so, ito po yung 12 meter times 5.5 meter. So, ang magiging unit po niyan ay square meter. Kapag minultiply niyo po ang parehas na unit, then ang exponent niyan ay magiging 2. So, 66 square meter. Next, the table below shows how to convert the English unit to metric unit of measure and vice versa. Sabi po dito, bukod sa kanina na nabanggit ko na pwede natin i-convert ang unit sa isang unit, halimbawa pwede natin i-convert ang centimeter to meter, pwede rin po natin i-convert ang English unit sa metric unit. Diba meron po tayong dalawang klase or dalawang category ng measurement. Unit of measurement. Ito ay ang English metric system at English system at metric system. Okay, so convert natin from inch to centimeter. May exact na sukat na. So, yun ay yung mga exact na sukat na equivalent ay dapat masa ulo po natin para sa future na madali na tayo makakapag-convert. May apply natin yan. Okay, so 1 inch, convert natin to centimeter. Okay, multiply na natin sa 2.54. Ito na po yung standard. Standard, yung fixed na number. No, okay, so sa in 1 inch, merong 2.54 centimeter. Ayan, minutuplay lang natin. 30.5. Sa 1 foot, sa foot, 1 foot, or foot, multiply by centimeter. Multiply lang natin to sa 30.5. Halimbawa, 1 foot times 30.5 equals 30.5 centimeters. Eh kung 2, paano kung 2 feet to?
edi 2 natin, 2 multiply 30.5. Ayun po. Next, yard. I-convert natin to meter. Diba po ang yard ay nasa English unit. Then yung meter ay nasa metric unit. Diba? Magkaibang unit measurements po yan. Okay. Convert natin. Ano kaya ang katumbas ng yard sa meter? Okay. Multiply natin sa 0.9. Ayan. Ito po yung mga fix na. So, sa isang yard ay merong 0.914 meter. Or, sa isang yard merong 914,000 meter. Napapansin natin, 0.9 siya. Hindi pa siya umabot sa isang metro. So, ibig sabihin, sa isang yard, ang equivalent noon ay hindi aabot sa isang metro. Okay. Sa isang yard, ilang kayang centimeter meron? Merong 91.4. Next. O, punta po tayo dito sa kilometer. Kilometer, convert natin sa miles. Ang miles ay, ito yung nas, under siya ng English meter. English system. Samantalang kilometer ay sa metric system. Okay, convert natin. Just multiply 0.62. So, ibig sabihin, in 1 kilometer, meron 0.62 mile. Ayan po. How about sa meter? Convert natin into yard. Just multiply 1.1. Then, sa isang metro, merong 1.1 yard. Mapapansin natin dito, sa 1 yard, hindi pa umabot sa isang metro, diba? Kaya, kung umabot siya sa 1 meter, ang katumbas niyan ay 1.1 yard. Ayan po. Ayan. So, dyan po muna tayo magtatapos sa mga equivalent ng... Okay. So, ano yung mga dalawang unit of measures? Dalawang... system of measures ang ginamit natin. Meron tayong metric at English system. At ano po ang pinaka ginagamit natin or ginagamit ng karamihan na countries. Ang karamihan na countries na ginagamit na system ay ang metric system o ang international system of units o tinatawag ding SI. Yan. At marami tayong mga pinag-aralan. Diniscuss na quantity. Meron tayong length, volume, mass, temperature, time, capacity, at angle. So, tinalakay muna natin ang quantity ng length, kung ano yung, kung para saan ang length, kung ano ang length, at kung ano yung mga measuring tools na ginagamit sa pagkuha ng length, at kung ano yung mga unit of measures na ginamit sa metric system at sa English system. Ayan po. At mga kung paano pinag-aralan din natin kung paano mag-convert from one unit to another unit of measures at kung paano mag-convert from one system to another system. Okay. Then ayan po. Then sa ibang quantity na ay tatalakayin po natin sa next video. So, lagi nyo pong antabayanan po at subscribe na rin po kayo sa akin kay Ma'am Flores sa YouTube channel ni Ma'am Flores at huwag nyo pong kalimutan na i-click ang bell para mas updated po kayo sa susunod na aking mga video. So, dahil dyan, maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ito si Ma'am Flores na at maraming salamat po.